Welcome back, mga kaldap. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre, napakaganda po ng ating update, mga kaldap. Ito'y base sa mga nagtatanong at nagkokomento sa atin, mga kaldap, patungkol nga po sa latest sa 24 oras, patungkol nga po sa, kumbaga, update kay Richard Polkerson tungkol sa kanyang alagang aso na 7 years na po raw, mga kaldab. 7 years na rin po yung aldab eh. Di po ba? Well, siyempre, wala po ako sa posisyon para mag-react, mga kaldab. Pero, bago natin to talakayin eh, kung bago ka lang sa channel na to, at isa ka palang true-blooded aldab nation, eh, consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang video na to pagkatapos mong panoorin. Natatawa po ako dahil umaayon nga po talaga sa atin yung panahon. Kahit sabihin na natin iba yung post ni Mengay sa kanyang IG, pero nagkalat naman po ang post ng aso na kung saan dala-dala ni Mengay. May mga senaryo, mga kaldab, pero syempre hindi na po natin to, o alam na po na talaga natin to. Kaya lang maraming nagre-react, maraming komento na kumbaga hindi daw po pwede ihalin tulad si Mengay porket ganun na nga po raw katagal yung aso ni Alden, 7 years, sinasabing hindi daw aldab yan. Okay lang, mga kaldab, kumbaga at least tayo masaya, kumbaga umaayon po sa atin yung oras, umaayon po sa atin yung panahon. Eh sa kanila, wala, di po ba? Imbis na magsasalita po o ipagtatanggol nga po ni Congressman Spotted kung bakit hindi po pumunta yung taga District 1, eh wala, kumbaga parang ano lang, normal lang po sa kanya, o hindi naman sinipot, parang baliwala po talaga sa kanya. Real talk to, mga kaldab, lalo na nga po sa mga komento na kumakalat po ngayon sa social media. Ako bilang true blooded aldab nation, updated po talaga tayo pagdating dyan. Kaya po maraming nakatutok sa atin dahil sa mga ipinapakita ko naman po, mga kaldab, na kapag may mga kaganapan eh agad-agad nga po nating kumbaga i-update. Sa totoo lang, mga kaldab, kahit nasabihin na natin may wedding proposal na si Mengay, mailap pa rin po si Richard Polkerson kapag nagkikita po sila ni Mengay, mga kaldab. Kasi although sabihin na natin naka-private account pa rin, naka-private pa po sila, eh binabantayan pa rin po sila sa social media. Malaki po yung pag-iingat ni Tisoy dahil lang po talaga sa kanyang teleserye. Ayaw niyang masira yung pinaghirapan po nila ni Bea. Kasi once na pumutok po talaga itong aldab, mamamayagpag po tayo, tayong sisika, tayo talaga yung na ikinakatakot nga po ng GMA Network. Baka kasi imbis na tangkilikin po ang teleserye nila Bea, o ibig kong sabihin yung mga Alden fanatics at main fanatics, eh baka magsanib na nga po kung sakasakaling ganun po yung dumating. Kaya kahit ganyan po, eh pilit pa rin po silang pinababantay sa management. Di po ba? Real talk to, mga kaldab. Kaya makikita nyo naman po yung mga kaganapan kay Tisoy, talagang sobrang busy. Tapos sa APT naman, makikita nyo, mga kaaldab, na talagang kumbaga kapansin-pansin naman po yung mga kaganapan doon. Ako, mga kaaldab, mahirap po muna magsalita sa ngayon. Basta ang ginagawa ko lang po muna ay binabatikos ko yung mga issue na ibinabato po sa atin ng Armin. Hindi muna ako magbibigay dahil ayoko rin pong pangunahan. Sabi ko nga po sa inyo, mas maganda kung sila po yung magsisimula at tayo lang po yung sasangga. Kasi kung tayo po yung mangunguna, magiging trending siya eh. Kumbaga masisikat siya, mas papabor po sa kanila. Kaya sabi ko nga po sa inyo, umaayon po talaga tayo. At babasagin ko lang po yung mga pinalalabas po nilang inedit na interview ni Ibyang. Matagal na po yan, mga kaldab. Ito po yung unang-una na nag-away po si Ibyang at si Nanay Dab. Real talk yan, yung mga panahon na yan, dahil pinagpipilitan nga po kasi ni Ibyang na palakasin yung karir ni
RJ Otayde o ni Congressman Espated yung mga panahon na yan na sobrang nagamit po talaga si Mengay, at tumaas naman po talaga yung rates ni Congressman Espated. Sa katunayan nga po, nabigyan pa ito ng malaking break ng bago niyang teleserye at pelikula. Real talk to, may pelikula po yan, medyo kay Jesse Mendoza po ata yun. Well, correct me if I'm wrong. Tapos nagkaroon pa siya ng Bagman. Ito po yung panahon na talagang ginamit niya ng gusto si Mengay, na ikinatuwa naman po ni Ibiang. Talagang tumaas yung kill. Kumbaga, sinasabi niyang masyadong mabait si Mengay. Kasi kundi rin po kay Mengay, hindi siya makakuha ng simpatya ng mga netizen. Kaya po, ang problema, masyado niyang ginamit si Mengay. Kaya po si Nanay Dab, talagang nag-react. Hindi po ba? Sinagot niya yung mga pasaring o yung mga sinasabi ni Ibiang. Kaya lumaylo rin po si Ibiang. Kung titignan nyo, talagang hindi siya pumatol. Kumbaga, parang nanahimik lang siya pansamantala. Siguro humingi ng pasyensya. Tapos, na hindi ko na to gagawin. Hindi na mauulit. Hindi po ba? Yung medyo matagal po bago na karoon ng mga usapin patungkol dyan. Ito po yung mga panahon na si Rams David pa po yung namamahala kay Mengay, na kung saan gumagawa pa po sila ng mga sarswela na talagang malaki po yung ibinabayad sa kanya. Ito po yung malaki pang kinikita ng mga pelikula ni Bossing, si Tobiera. Talagang pasok na pasok pa rin po yung pera sa banga. Kaya lang, siyempre mga Kaldab, malaki po talaga ngayon ang pagbabago. Hindi po ba, hindi natin alam kung ano nga mangyayari. At least mga Kaldab, binabasag naman po natin sila. Ako pag nagbigay ng throwback video, gigil na gigil ang Armin. Lalo na po kapag ka ini-edit ko. Ramdam na ramdam mo yung galit nila. Kasi totoo po eh. Yung mga main fanatics na yan, dati rin true-blooded Aldab Nation yan, kaya alam po nila yung mga video. Pero yung kay Ibiang ini-edit, wala po talagang gustong mapanood yun at makita. Di po ba? Kaya nga po, sila na po yung gumagawa na ikinesisiya ng iba. Yung iba nagre-react. Kaya may mga ganyan palang video ngayon ko lang nakita. Ito yung mga Army na kahapon lang po talaga naging membro. Wala po kasi silang kaalam-alam sa mga kaganapan. Tapos ang lalakas pa ng loob bumanat sa Aldab Nation. Okay lang yan mga Aldab, tayo kampante, matatag, yun lang naman po importante, di po ba? Yung kumbaga updated tayo, ano man po yung nababasa at napapanood, napapakinggan natin, okay lang yan. At least kampante tayo, at least matatag tayo, di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kung gusto niya pa po ng pinakasariwang update, tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny.